Okay, today I want to make a short video before a homeowner province. I'll shoot edit it today, so probably later upload ko na. It's Sunday today. So yung topic ng video na to will be about budgeting and making funds for the things na gusto natin. Okay, let's talk about yung first topic ng video na to, which is budgeting. I usually preach about the 50-30-20 rule of budgeting. Siya yung madalas kong pinipreach kasi siya yung pinakamadaling i-execute for typical workers na may 15th and 30th na sweldo. So basically, yung 50-30-20 rule is 50% ng income mo will be dedicated to your needs, then yung 30% will be dedicated to your wants, then yung remaining 20% will be for your savings, investment, and insurance. Additional tip, I suggest do auto-debit para less na yung, yung hassle sa inyo and hindi nyo na magastos yung money nyo. And isa pa, do separate accounts. Like for example, instead na yung sweldo mo lang dun sa savings account mo, I suggest parang mag-open ka pa ng another savings account na dun talaga yung pinag-iipunan mo and other mutual funds and other accounts na makakatulong sa inyo. Okay, now natapos na tayo about budgeting. Let's move on naman dun sa fund of funds, which is yung mas masayang part na itong video na to. Kasi dito mo i-establish ito kung mag-iipon para dun sa mga things na gusto mo. So, for example, dito ko, itong idea na to, parang aware naman na ako, pero parang napaalala lang to sa akin nung nakinig ako ng podcast na hashtag relationship goals ni Mikael Daes and Megan Young. So, parang pag-usapan nila dun yung travel fund nila. And pag nagte-travel sila, they actually parang set aside money na before sila mag-travel. Hindi sila yung basta-basta unintentional na travel. Hindi sila nagte-travel ng parang due to parang sudden burst of emotions. And isang magandang tip and idea nila is, alam mo na na magkakaroon ng seat sale. And mas maganda na pag-ipunan mo yon. Parang yun yung uncertainty eh, diba? Hindi mo alam kung kailan dadating yung seat sale, but you know it will come. So, yun, parang, so instead dun sa budgeting mo nga kanina sinabi ko, dun sa once mo yung 30% na once mo, parang, it's either magtanggal ka na dun ng 5 or 10% nun, and parang, ipunin mo yun for your travel fund. So, bakit ko to parang din ni-discuss? Because personally, ako, ngayon, I would parang make na a separate ipon for my travel fund. Kasi I know na by March 2020, next year, dadating yung old college friend ko and sure for sure, meron kaming travel. So, parang ako, ngayon, I would parang keep 2,500 na from the money that I'll make every month and iipunin ko na yun para, alam mo yun, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. But, pagka nag-ipon ako ng 2,500 starting September until March, so parang parang may 15,000 ako na magiging prepared. So kung mas mahal man doon, madali na lang makapag-adjust. Tsaka parang okay na benchmark yung 15K if locally parang for sure parang halos hindi ko alam magkano yung Siargao or yung Coron. Pero yeah, I think it would be a good enough ng parang standard. Balik muna tayo dun sa 50-30-20 rule ng budgeting. Yung budgeting rule na yan, it's not a constant, it's just a standard na parang magandang principle because it has things na para sa wants mo, sa needs mo, and sa savings, investment, insurance. Pero yun, pwede mo parang i-manipulate yun kung ano yung, parang find the mix na best for you. You could do 40-40-20, 70-20-10, depende kung ano yung pangailangan mo. Kung ano yung capacity mo as of the moment. So, yun. It's not a fixed constant. Parang, pwede mong laruin pa yun to parang find kung ano yung pinaka best fit na mix for you. Tapos, isa pang topic na I would like to parang pag-usapan din, saglit, na nakuha ko dun sa podcast ng hashtag relationship goals, is yung being prepared for uncertainties nga. Hindi lang naman yung seed sale yung uncertainties eh. Parang nabanggit din nila dun na there are times na
kailangan nilang tumulong ng relative kasi mangutang or parang in need of financial support. So parang pati doon naglalagay pa siya ng parang fund na parang relative fund ganun. So parang yun. So para sa akin parang let's be intentional for the unintentional. And alam ko, even ako, parang it's hard, parang hindi, alam mo yun, parang hindi mo naman talaga totally mag-gauge yun. Pero parang just do your best to be prepared for things na unexpected. Okay, before ko i-end tong video na to, I would like to parang react to a comment, to a kind comment na binigay ni AZ or us, I don't know. Please try clarify the life you're watching. So, ito yung buong conversation, just parang read yung last. So, at Jericho Cordon, may laman po kasi videos mo. Hope you post more of the adulting series. Looking forward to it as I am soon moving out to Laguna to pursue my passion. So, dun sa pursuing your passion, like, go for it. Parang, do your best, be gritty, and it will be tough. Pero, just, you know, do your best and hope for the best. Tapos, yung sa hope you post more about adulting series. Yun, parang, actually, na-enjoy ko yung series na yun kasi I do it. Pagka pinanood mo yung series na yun, it usually involves my friends. And pagka gumagawa ako ng videos na nag-involve ng tao, it's more fun rather than this na ako lang. Kaya lang, yung constraint nga doon na pagka may involve na other tao, it's hard to schedule. Lalo na ngayon na parang everyone has something to do for their own. So yun, parang conflict lang ng schedule. But yeah, yun. I really try to parang do my best. And para sa mga friends ko, like, make something na parang interesting. Kasi pag titignan mo yun, parang when my friend moved out, when my friend bought a car, parang dun lang ako nakagawa din ng series na yun eh. So parang yun. So para sa mga kaibigan ko, para makagawa ako ng content or video about dun, like, do something interesting. So ayun, hope you parang leave comment din kasi yung comment nyo would parang help me parang think or parang consack kung ano yung concept ng videos na mga gagawin ko. So yun, that's it. See you next weekend. Percent of your income, 30% to your want, 20% to your savings. That is how you do the 50-30-20 rule of budgeting.